Kumusta po kayo mga kinikiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Naganap ang kwentong ito noong dekada 70 sa isang bayan na sakop ng probinsya kung saan lumaki ang tatay niya. Sa bayan na iyon ay laganap na ang usap-usapan tungkol sa mga aswang. May ilang insidente na kasi ng pagpatay na naganap doon sa kanilang lugar. At ang pinaghihinalaan nilang may gawa ng lahat ay isang aswang. Yung mga natatagpuan kasi ay puno ng kagat, na ang iba pa nga ay halos lumabas na ang mga buto pagkat kinain ang kanilang mga laman. Ang iba sa mga naging biktima ay wala na rin ang mga laman loob. Bagay na talagang nakapagdulot ng takot sa mga residente sa kanilang baryo. Dahil dito ay naging maingat na sila, naging mapagmatsyag at alerto. Nagsagawa din ng mga pagroronda. At kapag may bagong mukha na pumapasok sa kanilang lugar, ay talagang inaalam nila ang pagkakakilanlan nito. Dahil din sa mga pangyayaring naganap, kung kaya halos lahat ng tao sa kanilang layon ay naging mapaghinala, naging mapagduda sila kahit sa mismo nilang kanayon. Kaya ang dati nilang tahimik at payapang pamayanan ay naging magulo. Kabi-kabila ang naging sigalot at pagtatalo. Nagkaroon sila ng mga hidwaan dahil sa walang habas na pagbibintang sa isa't isa, na kanilang pinararatangang aswang ang mismo nilang kababaryo. At dahil sa hindi maawat ang mga matatabil na dila, kung kaya mismong magkakapitbahay ay naging magkagalit at hindi na magkasundo. Kung kaya nga ang kanilang barangay noon ay naging okupado at aktibo dahil na rin sa walang humpay na pagharap at pag-aasikaso sa mga reklamo. Naging abala sila sa pag-aayos ng mga gusot na namamagitan sa mga magkakapitbahay doon sa kanilang lugar. Kaya sa halip na magkaisa sila upang masugpo ang suliraning hatid ng pag-atake ng aswang, ay nagkawatak-watak pa sila at nagkaroon ng pagkakampi-kampi. Kung kaya nagpatuloy ang pananalasa ng aswang, nawala kasi ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Kaya lalong nalagay sa peligro ang kanilang mga buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Arman pauwi sa kanila, ay napansin niya kaagad ang isang tao sa di kalayuan. Naroon ito malapit sa isang puno at tila ba mayroong hinihintay. Ngunit kapansin-pansin na tila kubain ang postura nito. At dahil sa laganap nga noon yung usap-usapan tungkol sa mga aswang, kung kaya naging alerto na siya. Naisip niya kasing baka isa itong aswang. Kinuha niya na kaagad
ang itak na nasa loob ng kanyang payong. Ngunit itinago niya iyon sa kanyang likuran. Nagpatuloy siya sa paglakad. Pero mas binagalan niya. Naging maingat siya sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa. Nang mas makalapit pa siya kung saan niya natanaw yung taong iyon, ay doon na nanindig ang kanyang mga balahibo. Nang hindi nga siya magkamali ukol sa kanyang hinala, isa iyong aswang na sadyang naroon upang matyagang maghintay ng kanyang masisila. At di nga nagtagal, ay bigla iyong kumilos upang sunggaban siya. Ngunit isa iyong malaking pagkakamali. Dahil hindi niya napansin ang hawak na itak ni Arman na kanya lamang ikinubli sa likuran. Na hindi naman nagdalawang isip pa si Arman na tagain yung aswang. Kung kaya, mabilis din iyong tumakas nang kanyang maramdaman ang matalas na itak na iyon na tumama sa kanya. Nang sumunod na araw, laman ng mga balita at usap-usapan ang ukol sa gumagalang aswang. Pero hindi ito ang patungkol sa pananambang na nangyari kay Arman, kundi yung nangyari sa nag-iisang sepulturero sa kanilang baryo na Sikulas. Ayon pa sa usap-usapan at pagkukwento mismo ni Kulas, nakita niya umano ang isang aswang na nanginginain doon sa simenteryo ng kanyang balikan ang naiwang gamit. Na nang mapansin umano siya nito, ay siya naman ang binalingan at nagtamo ng sukat dahil sa pag-ataking ginawa noon sa kanya. Nanakbo siya, ngunit hinabol siya nito. Buti na lang, sa kabutiang palad, ay nagawa niya ring makatakas nung huli. Dahil doon ay binahagi din ni Arman sa mga kumakausap sa kanya ang naranasan noong nagdaang gabi. At sinabing wala na talagang pinipili ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Pagkaraan ng ilang araw, nagpaalam si Arman sa kanyang asawa na sasama sa pangingisda sa kanyang mga kumpare. Panahon kasi iyon na kung saan ay maraming nahuhuli ang mga mangingisda at sayang naman kung kanya lang iyong palalampasin. Isa pa, naisip niya rin magdaing nang sa ganon ay mayroon siyang maibenta sa bayan at para may pang-ulam na rin sila mag-anak. Madaling araw yung pagpapalaot nilang magkakaibigan, kung kaya naman maghahating gabi pa lang ay nakanda ng lahat ang mga dadali ni Arman. At nang mag-aalauna na, ay kanya nang ginising ang asawa at nagpaalam. Nang nasa daan na si Arman, ay naramdaman niyang parang mayroong sumusunod sa kanya. Kaya, paminsan-minsan ay iniilawan niya ang magkabilang gilid ng daan, maging yung kanyang likuran. Pero hindi siya huminto sa paglakad. Nagpatuloy lang siya. Ngunit nang malapit na siya sa bahagi ng daan kung saan mayroong malaking puno ng balete, ay bigla na lamang narinig niyang tila lumundo ang mga sanga noon. Na nang kanyang mabilis na ilawan iyon, ay nakita niyang pumitik ang mga sanga. Tanda na mayroong dumapo doon na isang napakabigat na nilalang. Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak at huminto na muna siyang sandali
binitawan na muna niya ang dalampayong. Inilawan niya ang kanyang paligid, pero wala siyang nakita. Nanatili pa si Arman ng ilang minuto doon sa kanyang kinatatayuan. Nakiramdam pa siya. At nang wala na siyang maramdamang mayroon pang ibang naroon, ay saka siya nagpatuloy. Maya-maya ay nagulat naman siya nang makarinig ng malalakas na pagsigaw at papalapit iyon sa kanyang direksyon. Pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Di nga nagtagal ay bumungad sa kanya yung sipulturero na si Kulas. Humahangos ito at sinabing may aswang na humahabol sa kanya. Napansin ni Arman yung tali sa may braso nito. Kaya napatunayan niyang totoo nga ang kwento na nasugatan nito ng aswang. At nung mga sandaling iyon nga ay hinahabol na naman. Tinanong ni Arman si Kulas kung saan ba ang punta sana nito. Nagtaka kasi siya kung bakit doon ang direksyon nito, gayong hindi naman doon ang kanyang bahay. Hindi ito kaagad nakasagot. Natila biglang napaisip ang isasagot sa kanya. Nung huli ay sinabi nitong may pupuntahan lang. Labis naman iyong ipinagtaka ni Arman. Pagkat wala namang ibang bahay sa panig na iyon ng kanilang baryo, kundi ang bahay lang nila. At ano ang sadya nito sa ganong alanganing oras? Nanindig ang mga balahibo ni Arman. Lalo na nang maalala niya yung naranasan ng tambangan ng aswang na kanyang natatandaan na sa braso niya ito tinamaan ng taga. At biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Matinding kaba ang kanyang naramdaman at kinutuba na siya ng hindi maganda. At yung sinasabi nitong humahabol sa kanyang aswang ay wala naman. Kahit tunog man lamang noon ay hindi narinig ni Arman. Kaya agad na niyang iniangat ang hawak na itak at inundayan si Kulas. Nakita niyang naging mabalasik na bigla ang mukha nito at parang pusa na inangilan siya. Walang habas niya itong pinagtataga at walang patid. Nawala namang nagawa pa kundi ang sanggain iyon ng kanyang mga braso upang hindi siya mapuruhan. Nagtilamsika na kaagad ang mga dugo mula sa sugat na tinamo ni Kulas, bunga ng pagkakataga sa kanya ni Arman. Nang mapansin nito na hindi talaga siya tatantanan ni Arman at talagang tutuluyan siya, ay muli na lang itong nanakbo at tumakas. Dahil naman sa nangyari, bumalik na lamang si Arman ng kanilang bahay at hindi na itinuloy pa yung balak nitong pangingisda kasama ng kanyang mga kumpare. Naisip niya kasing baka ang pagbalingan ni Kulas ay yung kanyang mag-anak. Nang sumunod na araw, ay inaasahan ni Arman na ipatatawag siya sa kanilang barangay. Ngunit dumaan ang halos mag-iisang linggo, ay wala pa rin siyang natanggap na paanyaya mula sa kanila. At nung huli ay nabalitaan na lamang niya na umalis na si Kulas sa kanilang lugar. Kung kaya, ibinunyag na ni Arman sa kanyang mga kababaryo ang ukol sa lihim ni Kulas, na isa pala itong aswang na kumakain ng patay. Ngunit nung huli ay tila nanawa na at di na napigilan pa ang kanyang sarili
na kumain ng buhay. Na hindi na niya kinaya pa yung matinding tawag ng kanyang makadyablong pagnanasa. Na hindi na niya nakontrol pa ang kanyang sarili sa pagkahayop sa karne ng mga buhay. May nais din po sana akong ibahaging kwento sa inyo. Nangyari po ito kamakailan lang. Bagaman may mga napapabalita din sa amin tungkol sa mga babalagan na taswang, ay wala naman po akong naging personal na karanasan. Buong buhay ko po ay umikot na sa pagko-construction, kung kaya kung saan sang lugar po ako nakakarating ay doon na ako nakaranas ng mga bagay na ito. Yung isang pamangkin ko ay napapansin kong halos hindi na tumatayo mula sa kanyang higaan. Dalagang tao ito, kaya naisip ko pang mukhang hindi siya maasikaso pagdating sa kanyang sarili. Hanggang sa isang araw, nang nandun akong muli sa kanila, ay narinig ko itong nagsabi sa kanyang nanay na sumasakit umano ang magkabilang dibdib niya. At nangyayari ito kadalasan tuwing araw ng Martes at Biyernes. Ang unang naging reaksyon naman ng ate ko ay ang dalhin ito sa paggamutan. Pero wala namang nakitang problema ang mga nagsuri sa kanya. Hanggang isang kapitbahay nila ang nagmungkay na ipatingin ito sa isang manggagamot. Nagatubili pa noon ang ate ko dahil hindi pala ito naniniwala sa mga ganon. Pero dahil na rin sa pagpupursige ng kapitbahay nila, ay napilitan din ang ate ko. Sabi pa ng kalapit nila, wala namang mawawala kung susubukan. Kaya dinala namin ito sa kilalang manggagamot doon sa kanilang lugar. At tama nga ang hinala ng kanilang kapitbahay dahil kinulam nga ito ng kasama niya sa trabaho. Isang beses lang itong tiningnan nung matandang manggagamot na si Tata Emong, at gumaan kaagad ang pakiramdam ng pamangkin ko. Sabi pa ng manggagamot, nakatawid na ng dagat yung gumawa noon sa pamangking ko. Pero pagtitiyak ni Tata Emong, dahil sa kanyang ginawa ay mapipilitan itong lumuwas para bumalik at humingi ng tawad sa aking pamangkin. Nung mga panahong iyon ay hindi pa rin ako kumbinsido sa mga ganong pangyayari dahil hindi ko pa nga naranasan ang mga ganon. Pero isang araw, habang nagbawalis yung pamangking ko doon sa kanilang bakuran, ay bigla itong nagsabi sa akin na yung matandang babae na papalapit ay yun yung kasama niya sa trabaho na tinutukoy ni Tata Emong na siyang kumulam sa kanya. At nang makalapit na nga ito sa pamangking ko, ay agad niya itong niyakap at lumuluha pang humingi ng tawad. Sinabi naman ng pamangking ko na wala yun ay naiintindihan ko at pinapatawad ko na po kayo. Nalaman ko mula sa aking pamangkin na nainggit lang pala sa kanya yung matandang kasama dahil parang malapit sa kanya yung kanilang among babae at parang lagi siyang pinapabura nito. Wala siyang kaalam-alam na may nalalaman pala ito sa pangkukulam. At kung hindi dahil sa kapitbahay nila, ay hindi niya malalaman na ginagawa na pala siya nito ng masama. Na kung hindi siya nadala kay Tata Emong
ay baka tuluyan na siyang napahamak. Dahil sa nangyaring iyon sa pamangkin ko, ay doon na nag-umpisa akong maniwala sa mga bagay na hindi pangkaraniwan tulad ng kulam. Ang pananatili ko sa Tarlac ay naging makulay at punong-puno talaga ng mga karanasang kakaiba. Dahil nasundan pa yung mga nasaksihan kong iyon. Isang araw, habang nasa bahay ako ng amo kong lalaki, ay nakilala ko ang isa sa kanyang mga kaibigan. Napansin ko na namumula ang kanyang mga mata at naglalakihan ang kanyang mga eye bag na animoy may pasa dahil sa itim na nakapalibot sa kanyang mga mata. At talagang maputla siya. Nang sabihin ko sa kanya yung mga bagay na aking napansin, ay bigla itong nagtapat sa akin. Kwento niya, kamamatay lamang ng tatay nila at namatay ito dahil sa kulam. Nang pinag-ugatan ay dahil sa alitan sa lupa. At pakiramdam daw niya ay nagtataglay silang lahat ng ganong uri ng sakit. Dahil sinubukan na rin daw nilang lahat na magpatingin sa doktor pero walang makitang diferensya. Malaking pera na ang nagagastos nila. Kapansin-pansin din yung laki ng tiyan niya na hindi talaga bumabagay sa kanyang pangangatawan. Kaya masasabi mo talagang may gumagawa ng masama sa kanya. Kwento pa ng kaibigan ng amo ko, lalo pang lumalaki ang kanyang tiyan kapag high tide, na sumasabay daw iyon sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Kaya lalo ako na mga, dahil kaya palang gawin iyon ng isang mangkukulam. Na nang sabihin ko iyon sa kanya, ay napabulala siya at sinabing hindi karaniwan lang na mangkukulam ang kalaban ng kanilang pamilya. Mataas umano ang kaalaman nito at hindi talaga isang pipitsugin lang. Dahil doon ay binanggit ko sa kanya yun nangyari sa pamangkin ko at kung sino ang nakapagpagaling dito. Sinabi naman niya sa akin na marami na rin silang napuntang manggagamot pero walang makapagpagaling sa kanila dahil hindi nila kaya yung matandang mangkukulam. Ipinaliwanag ko sa kaibigan ng amo ko na maaari nilang subukan yung kakayahan ni Tata Emo dahil nakikita ko namang mahusay ito. Pero naka-schedule na raw silang pumunta sa isa na namang manggagamot. Kaya kung sakaling hindi pa rin sila gumaling, ay tsaka sila pupunta kay Tata Emo. Lumipas ang ilang araw. Habang nagtatrabaho ko sa site ng pinapagawa ng amo ko, ay biglang nag-ring yung cellphone ko. Nang sagutin ko iyon, ay yung amo ko pala. Nagmamadali siya pagkat emergency daw. Inutusan niya akong kumain na kaagad at iwan ko na muna yung ginagawa ko. Dadaanan daw nila ako kasama na yung kaibigan niya. Hindi rin pala ito napagaling nung albularyo na pinunta nila. At kailangan ng masamahan ko kay Tata Emo dahil mukhang tutuluyan na talaga ito nung mangkukulam. Kaya nang marinig kong lahat ang sinabi ng amo ko ay nagmadali na ako. Nagbukas na lang kami ng sardinas na mga kasama ko para makakain na kaagad kami ng tanghalian. At makalipas lamang ang may kalahating oras ay dumating na nga sila sa kainang sasakyan ng amo ko. Kanila akong pinasakay sa sasakyan at sinamahan ko sila sa bahay ni Tata Emong. Pagdating namin doon, unang pagkakakita pa lang ni Tata Emong sa kaibigan ng amo ko
ay iba na rin kaagad ang naramdaman niya. Kaya pinagmadali niya kami. Ipinasok namin ito sa silid kung saan ginagamot ni Tata Emo yung mga lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong. Narinig kong sinabi pa ng matanda na delikado na ang lagay ng kaibigan ng amo ko. Pagkat tutuluyan na raw talaga ito. Sa sariling pananalita pa ni Tata Emo ay marami na raw kinarga dito. Nang may ayos na namin ang kaibigan ng amo ko, ay wala nang sinayang panasandali si Tata Emo. Sinimulan na niya kaagad ang gamutan. Makaraan ng ilang mga seremonyas at usal ng matanda, ay nagsimula na magsalita yung kaibigan ng amo ko. Pero matapang ito at talagang nagmamatigas. Ilang beses pa namin itong narinig na nagsalita ng mga pananalitang mahirap lunukin. Kaya naisip ko nung puntong iyon na marahil ay matindi rin talaga ang hinanakit ng mangkukulam sa kanilang angkan. Sa bawat tanong din ni Tata Emong ay tumatanggi itong sumagot. At nakikipagtagisan talaga ito sa matandang manggagamot. Noon ko nakitang magalit si Tata Emong at sinabi niyang wala na siyang magagawa. Kailangan na raw niya itong gamitan ng dahas at bigla itong umusal. Nakita naming namilipit ang kaibigan ng amo ko dahil sa matinding sakit. Wala din itong tigil sa kakasigaw. Pero sa tuwing makakabuelo siya, ay kanyang pinagsasalitaan ng hindi maganda si Tata Emo at talagang lumalaban ito. Nung huli ay wala na rin nagawa pa si Tata Emo kundi kitlin na lang ang buhay ng mangkukulam dahil na rin sa pagmamatigas nito at hindi pagsuko. Ayaw din nitong humingi ng tawad, sabi ni Tata Emo sa kaibigan ng amo ko. Nang ito ay may masmasan, makikita nilang magliliwanag mamayang gabi ang bahay ng mangkukulam na si Magda. Iyon yung pangalan ng matandang kumulam sa kanila. Magliliwanag umano ang buong bahay nito pagkat pinaglalamayan na siya. Hindi naman matapos-tapos yung pagpapasalamat nung kaibigan ng amo ko kay Tata Emong. Dahil nakaalpas na siya sa malubang karamdamang iyon na malao na rin niyang dinadala. Makalipas ang ilang araw ay nagkita kaming muli ni Sir Efren. Yan yung pangalan ng kaibigan ng amo ko at mabuti na ang kalagayan nito. At kanya rin akong pinasalamatan. Ikinuwento niya sa aking totoong lahat ng mga sinabi ni Tata Emo. Dahil nagliwanag nga ang bahay nung matandang mangkukulam na si Magda pagkat namatay na ito. Kinumbinsi na rin niya ang iba nilang mga kaanak na magpagamot na kay Tata Emo. Nung huli ay nalaman kong sa 15 silang kinulam na magkakamag-anak ay 5 ang namatay. Pagkat hindi kaagad nadala kay Tata Emong, kasama na dito yung kamag-anak nilang kapitan. Nang buong akala ay peperahan lamang siya, nadala na kasi dahil na rin sa mga naunang manggagamot na kanilang napuntahan. At hindi lang pala nag-iisa si Magda na mangkukulam sa kanilang angkan. At silang kanyang katukatulong na ang plano pala talaga nila ay ubusin ang angkan nila Sir Efren dahil sa alita nila sa lupa, na hindi lang mismong mga katawan nila ang kinargahan kundi maging yung lupa na pagmamay-ari nila. Pero dahil nga sa tulong ni Tata Emong ay nagawa naman nilang makaligtas
sa pangkukulam ni Magda at ng mga kaanak nito. Napati sila ay pawang mga nangamatay rin, pagkat matatapang at ayaw din talagang sumuko. Nabasi pa sa kwento ng kaibigan ng amo ko, sinasabi umano ng mga ito na hindi nila kailangan ang ikalawang pagkakataon, pagkat di daw nila ugali ang magsisi at manlimos ng awa. Kaya lahat ng may kinalaman sa pangkukulam kanila Sir Efren ay nangatotas na lahat. At dahil po sa mga nakita kong kababalagan, ay naniniwala po talaga ako sa kulam. Mahirap pong ipaliwanag pero totoo pong nagaganap. Kaya naging maingat na rin po ako sa mga taong aking nakakaharap at nakakasalamuha. Karanasan po ito ng lolo ko. Nangyari po ito noong binata pa po siya. Doon sa lugar nila noong mga panahon iyon ay laganap na po ang iba't ibang uri ng kababalagan. At ang madalas nila noong lapitan ay ang magaling at bantog na manggagamot sa kanilang bayan na si Tata Teban. Lahat ng mga kababaryo nilang nagkakaroon ng mga hindi pangkaraniwang sakit ay kay Tata Teban lumalapit at daglian silang gumagaling pagka mahusay ito. Kaya sa lugar nila ay hinahangaan talaga si Tata Teban at hindi na alintana pa ng mga tao ang halaga na kanilang ibinabaya dito. Dahil sulit naman pagkat gumagaling nga sila. Ang kadalasang inilalapit nila noon kay Tata Teban ay saninang kulam at pangbabarang. Kung minsan naman, mga naingkanto at namaligno. At ganun din, yung mga inaaswang at inahawaan. Isang gabi, habang nasa daan, ang nooy binata pang si Lolo Temyo ay may napansin siya. Parang mayroong sumusunod sa kanya. At nakita din niya na may iba pang anino maliban sa anino niya. Kaya naging mapagmatsyag si Temyo. Pero hindi siya tumigil sa ginagawang paglalakad. Nagpatuloy lang siya at hindi nagpalata. Hanggang sa narinig niyang parang mas naging agresibo pa iyon. Napakiramdam niya ay parang susuguri na talaga siya nito. Kaya napalingong bigla si Temyo. Ngunit sa pagtataka niya ay wala naman siyang nakita. Hanggang sa ibalik niya ang paningin sa kanyang harapan. Pero huli na ang lahat. Pagkat bumangga na siya at natagpuan na lang ang kanyang sariling nakaupo na sa lupa. Nagtaka siya at napaisip bigla kung bakit siya bumangga at kung ano yung binanggaan niya. Kaya agad din siyang tumayo at nagulat siya nang makita kung ano ang nasa kanyang harapan. Dalawang naglalaki ang hita at ang kapantay ng kanyang paningin ay bewang lamang. Kahit may pag-aalinlangan, ay dahan-dahan pa rin niyang iniangat ang kanyang ulo at tumingala. Interesado siyang malaman kung ano at sino ang malaking nilalang. At nakita niya ang isang balbas sarado mukha. May mahaba itong balbas tulad ng sa kanyang buho.
at nawalang bigla ang pag-aalinlangan niya nang makita niyang nakangiti ito sa kanya. Nahalatang hindi talaga ito sanay na gawin ang bagay na yon. Napakiramdam ni Temyong ay parang napilitan lang itong umiti para hindi siya matakot. Pero sadyang hindi matatakotin si Temyong. Likas na malakas ang kanyang loob at may angkin talagang tapang. Agad na humingi si Temyong ng paumanhin dahil sa pagkakabunggo niya sa malaking tao. Sumenyas lang naman ito na sinasabing huwag niyang alalahanin yon, na hindi pa rin ito binabago ang itsura at patuloy na nakangiti pa rin. Kaya natawa siya sa nilalang at sinabihan itong ibalik na sa dati ang kanyang mukha dahil sa nakakaasiwa na. Nasinabi niya iyon ng pabiro at tumatawa. Kaya umayos na ito at sumeryoso, sabay na upo at bumagay na sa kanya ang itsura na iyon pala talaga ang mukha nito. Mabalasik at matatakot talaga ang sino mang makakakita dito kapag mahina ang loob. Sumenyas si Temyong na makikiraan pagkat maglalakad na siyang muli para makauwi na. Pero hinarangan ng malaking tao yung daraanan niya at sinabing kailangan nilang mag-usap. Na nagulat pa siya nang banggitin ito ang kanyang pangalan. Kaya nagtaka siya at tinanong yung nilalang kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Sinabi nito sa kanya na yun nga raw ang dahilan kung bakit kailangan nilang magkausap. May gusto raw itong sabihin na mga mahalagang bagay sa kanya. Pagpapasimula nung higante, kaibigan niya ang lolo ni Temyong. At hindi lang basta kaibigan, kundi matalik pa silang magkaibigan. At marami nang pinagsamahan. At nang mamatay umano ito, ay inihabilin si Temyong sa kanya. Kung kaya naroon siya para ipaalam na kay Temyong. At doon na isip ni Temyong na marahil ay ito yung madalas niyang maramdaman buhat ng mamatay ang lolo niya, na agad namang inamin ng malaking tao. At pinalahad nito ang palad ni Temyong. May binigay ito sa kanya. Isa yung medalyon at pamilyar kay Temyong ang kwintas na yon. Pagkat pag-aari iyon ng kanyang lolo, sabi ng higante, ipinagkatiwala sa kanya yon ng lolo ni Temyong at binili na nitong ibigay kay Temyong sa tamang panahon. Kakaibat ng medalyon ay inabot din sa kanya ng malaking tao ang isang libreta. Doon umano nakapaloob ang mga dapat malaman ni Temyong para mapalakas ang kanyang sarili at upang magkamit na rin ng mga bagong kaalaman. Nakapaloob din sa maliit na aklat na yon ang tungkol sa kung paano niya pakakainin ang kanyang agimat. Pero dahil bagong bagay ang lahat ng iyon para kay Temyong, kung kaya sinabi niyang hindi niya alam kung paano iyon gamitin. Hindi niya rin alam kung paano magsisimula. Sinabi sa kanya nung higante na wala siyang dapat na alalahanin, pagkat aalalayan siya nito at gagabayan, tulad ng ginawa rin umano niya sa kanyang lolo. At simula noon ay siya na ang tinuturing nitong bagong matalik na kaibigan. Napakabilis na mga pangyayari. Sa isang iglap ay nagbagong lahat ng mga pananaw ni Temyong sa buhay. Sinamahan siya ng bago niyang kaibigan hanggang sa pag-uwi, na ikinatuwa naman niya na hindi naman niya lubos sa kalaing mananatili pa pala ito doon. Kung kaya
Inabutan silang dalawa hanggang madaling araw na nag-uusap. Napani ang tanong na nakababata niyang kapatid kung sino raw ang kinakausap niya sa may bintana. Napanay naman ang ginawa niyang pagdadaylan. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Hanggang sa matuto na rin si Tem yung manggamot. Na hindi niya akalaing yung naisip niyang gagawing kabutihan para sa kanyang kapwa ay siya pa palang magiging daylan para pagtangkaan ang buhay niya. Nag-umpisa iyon nang lumapit sa kanya ang pinsang si Gado at nais magpasam sa kanya kay Tata Teban para magpagamot. Dahil itinadaing nito yung matinding pananakit ng kanyang ulo sa tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi. At pagdating naman ng hating gabi ay napapansin niya ang di pangkaraniwang paglaki ng kanyang tiyan. Ngunit salip na samahan ang pinsang kay Tata Teban ay tiningnan ni Temyong ang mga daliri nito at napansin niyang hindi nagpantay ang mga iyon. Kaya tahasan niyang sinabi sa kanyang pinsan na may taong gumagawa noon sa kanya. Lika umano iyon ng tao at siya ay kinukulam. Na napabulalas naman ang pinsan niya at hindi ito makapaniwala. Pagkat wala naman daw siyang natatandaang may nakaaway. Wala itong maisip kung sinong tao ang kukulam o magpapakulam sa kanya. Sinabi niya sa pinsan na kung papayag siya ay siya na mismo ang gagamot sa kanya. Nabigla nitong hinila ang kamay at baka sa mukha ang kanyang pag-aanilangan. Sabay tanong kay Temyong kung kailan pa raw ito natutong manggamot. Natawa naman siya sa pinsan at sinabihang kailangan na nilang simulan ang gamutan dahil delikado at maaari na niyang ikamatay iyon. Nabiglang nag-iba ang tono nito at bumait na bigla kay Temyong. Sabay sabi na galingan daw niya pagkat pinagkakatiwalaan niya ito. At kung kay Tata Teban ay baka di pa siya pansinin nito pagkat nagalit daw ito sa kanya nung nakaraan. Nang magbingi-bingian daw siya nang marinig niyang tinatanong nito kung ano ang kanyang dala sa sako. Alam niya kasing manghihingi na naman ito at estilo lamang nung matanda yung pagtatanong kunyari. Kung kaya naging malinaw na sa kanya kung ano talaga ang totoong pakay at dahilan ni Tata Teban sa kanyang ginagawang panggagamot. At iyon ay upang kanya lamang pagkakitaan. Nakadalasan ay siya rin palang gumagawa at nagbibigay ng mga sakit sa nais niyang bigyan. At isinisisi lang sa mga maligno at engkanto. At may nakita si Temyong na isang engkanto na nagngingit-ngit sa galit. Pero hindi niya matiyak kung ano ang dahilan ng matindi nitong galit. Pinagaling ni Temyong ang kanyang pinsan at hindi na ibinalik pa kay Tata Teban yung kanyang ginawa. Nang matapos sila ay inaabutan pa siya ng pinsan ng bayad ngunit hindi niya tinanggap. Sinabi naman ni Gado na kanya na lang ibibili yun ng alak at kanilang inumin. Pero tumanggi pa rin si Temyong at sinabing hindi na siya umiinom ng alak. Na nagulat at nagtaka ang pinsan niya. Pero namangha ito sa husay ni Temyong at biglang nasabi na siya pala daw ang nag-iisang nagmaan sa kanilang lolo. At dahil sa kadaldala ni Gado ay nalaman ni Tata Teban na si Temyong ang nagpagaling dito at kumontra sa kanyang ginawa. Napuyos ito ng galit at nakita niya na isang kakompetensya si Temyong
isang kalaban, kung kaya dapat na mawala. At ang naisip nitong paraan ay malupit at nakakakilabot. Dahil kinausap niya ang kanyang mga kamag-anak sa pamamagitan ng kanyang kakayahan na taglay para sila magtangka sa buhay ni Temyong. At wala silang sinayang na oras. Nang sumunod na araw ay bigla na lang dumagsa ang mga ito sa baryo nila Temyong at tinambangan ang binata. Pero hindi nila alam na kakaibang manggagamot ang makakaharap nila. Wala silang kamalay-malay na mas malakas pa ito sa kanyang nasirang lolo. At isinagawa nga nila ang pagpaslang kay Temyong nang papauwi na ito mula sa panggagamot sa kapitbahay ng kanilang kamag-anak. Malayo pa man ay nakita na sila ni Temyong, pero hindi siya nagpahalata. Na kunwari ay wala pa rin siyang alam na naroon sila, pero kita niya silang malinaw kahit mga nagkukubli pa nga sa dilim. At nang mapatapat na siya sa kanila ay hindi na nagdalawang isip ang mga ito at halos magkakasabay na kanilang nilundag si Temyong. Pero tila nagsisi naman sila sa kanilang ginawa, pagkat dalawa kaagad sa kanila ang malubang na sugatan at tumandusay sa lupa na namimilipit. At alam nilang yung ganong uri ng pinsala ay mahihirapan ang kanilang mga kaanak na mapagaling pa iyon. Kahit sila ay hindi nila kakayaning pagalingin ang mga sugat nila na tinamo. Dahil ang gamit ni Temyong ay hindi lang basta karaniwang puntot pagi, pagkat may mga tinik iyon na animoy alambre na may mga tusok. At yung pinakadulo noon ay tila pinatulis na bakal ang itsura na ibinigay sa kanya ng bago niyang kaibigan. Idagdag pa na sa bawat hagupit na ginagawa niya ay may kaakibat pa iyong orasyong pamatay para sa mga katulad nilang aswang. Kaya sa takot na baka matulad sila sa kanilang kaanak ay wala na silang nagawa pa, kundi ang umatras at saklolohan na lang yung dalawang kaanak nilang nangingisay sa lupa. Nanadagdagan pa ang takot ng mga ito nang magpakita sa kanila ang malaking kaibigan ni Temyong. At hindi nagustuhan ni Temyong yung ginawang pagtatangkang iyon sa kanyang buhay. At alam niyang si Tata Teban ang may pakana noon, kung kaya kanya itong kinumpronta at pinunta niya mismo sa bahay nito. Na nang makita siya ni Gadu sa daan ay nagpumilit naman na sumama sa kanya. Pero sa halip na humingi ng paumanhin ay matapang pa si Tata Teban at sinabing walang kadala-dala ang angkan nila. At taasan niyang sinabi na kanya ring papaslangin si Temyong tulad ng ginawa nito sa kanyang lolo. Na nagulat si Temyong at pinsan nitong si Gado. At bigla na lang nag-iba ng anyo si Tata Teban, pagkat isa rin pala itong aswang. At pabalat lang pala talaga yung ginagawa niyang panggagamot at pagiging albularyo. At sa isang iglap ay bigla na lamang itong naglaho. Nakiramdam na mabuti si Temyong na kanya pang ipinikit ang mga mata para maituon niya ng gusto ang kanyang atensyon doon. At bigla na lang niyang iniladlad ang latigo. Tatlong hampas sa lupa na lumika nang nakaririnding tunog sabay hataw sa kanyang tagiliran sa kaliwa. At nanlaki ang mga mata ni Tata Teban nang tumusok ang matigas na dulo ng latigong iyon ni Temyong at nasapul ang puso nito. Agad na bumulwak ang dugo ni Tata Teban at bumagsak ito sa lupa. Pero buhay pa rin ito
at patuloy pang humihinga. Alam ni Temyong na iba si Tata Teban kaysa sa mga kamag-anak nito na una na niyang nakasagupa. Kung kaya, kailangan niya itong siguraduhin. At kanyang iginapos ang mga kamay nito at paa gamit ang nalalamang mabisang orasyon. At saka niya inilabas ang talibong ng kanyang namayapang lolo. At nang kanya na sana itong tatagain sa leeg upang maiwalay ang ulo nito mula sa kanyang katawan, ay bigla naman siyang pinigilan ng higanteng kaibigan. At sinabing huwag na niya munang dungisan ang kamay. At itinuro nito ang isang nilalang na kanina pa pala nakamasid at nagtatago lamang sa dilim. At nagulat si Temyong nang makita na niya itong lumabas mula sa dilim at lumapit. Ito yung engkanto na nagingit-ngit sa galit kay Tata Teban na kanyang nakita sa pangitain. At kanila na itong iniwan sa nilalang. Na hindi pa sila nakakalayo ay narinig nila ang nakakakilabot na pagsigaw ng matandang mapanglinlang at mapagsamantala. Habang nasa daan ay ikinuwento ng kanyang kaibigan na alam pala nito ang ginawa ni Tata Teban sa kanyang lolo, na tinraidor pala nito kasama ng kanyang mga kamag-anak na aswang. Ngunit mas minabuti niyang si Temyong mismo ang makadiskubre at makatuklas ng buong katotohanan.